sayang mga araw na kasama kita. Paglalambing at kulit mo na hindi nakakasawa. Punong-puno ng ligaya ang ating pagsasama, na parang wala nang sisira ng lahat. Bakit pa dumating ang oras na ito? Ayan guys, bale, bumili ako ng dalawang tray ng itlog, tapos isang kaban or 50 kilos na bigas, tapos tamang-tama yung mga ukay ng anak ko. Ayan, meron dyan nakabandel na pangbenta niya sana per bandel. Yan, bale, ako na lang yung bumili sa kanya, tapos dinagdagan ko pa siya ng mga nakasabit sa hanger. Ayan, para ako na lang din yung magbabayad sa kanya. Ayan guys, bali ang plano talaga namin is ibigay na lang doon lahat, pangkalahatan, isang sakong bigas, tapos yung itlog, tapos yung mga damit. Kaya lang, syempre, sabi namin, balut-balutin na lang namin. Medyo mali rin, dapat pala binigay na lang namin doon ng isang buo, dahil yung nasunugan, medyo nagkakaisa naman sila. Kaya, ayan, pwedeng isahang bigay na lang, kasi sama-sama silang nagsasaing ngayon, sama-sama silang mga kumakain, hindi sila naghiwa-hiwalay. Meron man siguro na palayo, pero hindi nila mga kalapit, siguro mga nangungupahan, siguro yung mga matagal na talaga doon, yun yung naabutan namin. Tapos tamang-tama guys, dumating yung ating pure gold. Yan, meron doong dalawang sesto big 250, ayan, sinama ko na rin namin para sa mga bata, tapos dalawang pack ng biskuit, di ba? Kaya yun lang guys. Keep on watching and thank you for watching guys. Ayan guys, di ba lagi kong sinasabi na ang pagtulong sa kapwa is wala yan sa estado ng buhay, mayaman man o mahirap, is pwede tayong makapagpasaya or makapagbigay ng tulong sa kapwa natin. Sabi nga, it's better to give than to receive. Tsaka maliit man o malaking bagay, basta bukal sa puso natin is katanggap-tanggap. Kasi alam nyo ba guys, sabi nga, mabuti nang manakawan, wag lang masunugan. Dahil kapag nanakawan ka, may matitira pa. Pero kapag nasunugan, ayan, nagdidelikado pa yung ating mga buhay o kanilang mga buhay. Diba? Kaya ayan, buti na lang andyan din yung anak ko, tsaka asawa ko. Bali yung may-ari ng ukay-ukay na yan is nasa simbahan. Bali, ako na lang yung magbabayad sa kanya. Pero ganun sabi ko nga, medyo maliit na presyo na lang, hindi na sa ganyang presyo niya, diba? At kapag tumutulong tayo, ayan, huwag tayo maghahanap ng kapalit. Isipin natin, si Lord na lang ang bahala sa atin. Siya lang ang butangi makakapagbigay sa atin ng lahat ng ating kahilingan, o diba?
Ayan guys, diba? Ayan yung mga okay-okay ng anak ko. Bali, pumili lang ako ng pwedeng ibalutin. Ayan diba? Tapos ngayon, magbabalot sila ng bigas na may itlog. Ayan guys, diba? Ito yung mga okay-okay ng anak ko. Napakarami pa niyan. Meron pa sa labas. Kaya nagbawas lang naman ako. Bali, wala pa nga yung anak ko. Ayan, magugulat na lang siya dahil na-repack na namin. Siguro babayaran ko na lang siya. Pero sa maliit na halaga na lang, hindi na sa kanyang pinaka-price. Parang tulong ko na lang din sa kanya. Tapos ayan, nagre-repack naman sila ng bigas. Ayan, nagtatalo pa yung mag-ama. Ayan, diba? Diba, yan yung ano, ito yung kalahati. Kasi yan yung tindahan ko. Itlog. Kalagay ito dyan, lahat ng laki mi. Wala kang laki mi. Ayan guys, diba? Yan yung harap ng, bali doon yung tindahan ko, yung diba hinati ko na nga, doon yung tindahan. Ito yung pinakalikod na hindi nakikita ng mga tao. Kaya minsan nagtatambak dyan yung mga damit, lalo na kung hindi nahaayos. Ay, diba, yung pinagawa ko sa asawa ko yung sabit. Bali, tatlong sabitan yun. Pero may mga, tapos may mga damit pa sa labas na naka-display. Kahit gabi na, may naka-display pa rin. Itlog. Pagdadalawang itlog lang kasi yun lang yung ating kaya.